Okay, once again, this is Mr. Pineda sa Smartphone Doctor Cellphone Repair Training Course. So, in this video, I will show to you how to repair no power. So, sa training natin, sinusundan natin yung pagkakasunod-sunod ng pag-repair. Sa bilang smartphone doctor, yung step-by-step procedure natin is yung check-up method, diagnostic method, and surgeon method. So, dito, gagamitin natin yung check-up and diagnostic. And then, saka na tayo magpo-proceed sa pag-repair ng cellphone. So, pag sinabing check-up, so, ito yung parang, di ba, pag pumunta tayo sa isang klinika, tinatanong tayo ng doktor kung ano ang nangyari sa pasyente. No? Kinakausap ng doktor yung pasyente. So, hinahanap niya yung history. So, very important yan sa pag-repair ng cellphone. Kung may tanggap kayong cellphone, kailangan tanongin nyo muna yung kanyang customer kung ano ba ang nangyari sa cellphone, kung nabagsak pa, nabasa, at kung ano pa yung possible na nangyari kung kaya nasira yung cellphone. Now, pag meron ka ng idea, okay, then, proceed ka na sa diagnostic. Kung di na wala namang alam yung sinabi yung customer, so ikaw, as a cellphone technician, dapat meron kang iba't ibang pamamaraan sa pag-check up ng cellphone para ma-diagnose mo yung sira ng cellphone. So, in this case, meron tayong no power. For example, nakausap natin ng customer at nagbigay siya ng mga iba't ibang kadahilanan o nangyari kung bakit nag-no power yung cellphone. So, in this case, sinabi niya na kahit anong charge niya ayaw mag-charge and kahit anong switch on niya ayaw mag-switch on. And also, sinabi rin ng customer na buo naman yung cellphone. No? Bumili siya ng bagong cellphone and then yung cellphone na ginagamit niya is tinabi na lang na muna. And then, nung kailangan niya ng gamitin, ayun na mag-on yung cellphone. Okay. So, with that, meron ka na ngayong idea kung bakit nag-no power yung cellphone. So, ibig sabihin, good pala yung cellphone, tinago lang ng customer, and then, nung gagamitin na, ay ayun na mag-on. So, yun yung dun ka magsisimula. Dun pumapasok yung diagnostic procedure mo. O yung pag-troubleshoot mo, dun din pumapasok yan. Okay? So, ano yung mga gagawin mo? So, anong dapat mong gawin kapag yun yung nabanggit sa'yo ng customer mo? So, in this case, sa sinabi ng customer, meron tayong tinatawag na battery problem or low battery. Yun yung unang-unang maiisip natin dahil goods naman yung cellphone tinago. So, may chance na matagal na tinago, nag-low bat yung battery and in that case, hindi talaga mabubuhay or mag-charge yung cellphone. So, anong gagawin mo? Step 1 is disassemble the phone. One na ma-disassemble mo na, step 2, kailangan mo ma-access yung battery and battery terminal flex connector. Then, yung step 3, kailangan mong basahin yung battery voltage using yung multimeter natin. So, iset mo siya sa voltage reading. And then, step 4, tusukin mo na yung magkabiling terminal ng battery at doon malalaman mo na yung battery voltage. So, kung battery voltage is lower than 3, automatic yan talagang walang response yan sa charger. Hindi yan mag-charge. Kahit i-charge mo ng 10 buwan yan, hindi yan mag-charge. So, ang hinaharap natin is at least 3.4 pataas na voltahe para mag-charge yan. Pero pag lower than ganun, okay, 3.3, lower than 3.4, wala, no chance na mag-charge yung cellphone. Wala talagang response yun sa charger para mabuhay yung cellphone. So, yun ang dapat mong i-check. Ngayon, kung low battery yan, kailangan mong i-boost yung battery voltage. So, kung magagamit tayo ng tinatawag na regulated power supply para tumaas yung battery voltage ng cellphone or kung meron kang device na pang boost ng battery na may nabibiling ganun device, you can do that as well. Ngayon, kung na-boost mo at tumaas na sa 3.4, i-charge mo. Pag nag-charge na, yun na yun. Goods na yung cellphone o yung device. Ngayon,
kung binus mo yung battery at ayaw pa rin mag-charge, ibig sabihin may problema na yung battery. No? At halimbawa, binus mo ay tumaas ng battery voltage, ibig sabihin may problema yung battery. Kailangan mong palitan mismo yung baterya. Okay? So, ganun yung step-by-step procedure sa pag-repair ng no power. So, wag ka basta-basta yung hinang, init, no? Wag, hindi mo kailangan agad maghinang, hindi mo kailangan initan yung mga pyesa. Always go back to the basic. Kasi kung isipin naman natin talaga sa ganitong klase ng problem at sa nabanggit ng customer, masasabi natin na mataas ang chance na battery problem yan. And as we all know, battery is yung pinaka main power source ng device para mabuhay siya. So, hindi tayo agad-agad basta mag-jump sa motherboard or IC repair dahil imbis na masira yung, imbis na maayos yung cellphone, eh lalo lang masisira yung cellphone. Kumbaga, sabi nga nila, kwarta na naging bato pa. Kaya, kahit ako sa repair ko, I always go back to the basic. Pero, minsan, ako sa sarili ko, sa totoo lang, minsan nakakalimutan ko rin yan, no? Nag-angat na ako ng IC, nag-revolve na ako ng IC. Tapos bandang huli pala, battery problem pala. So, kaya, yun, very important na lagi tayong babalik sa pinaka-umpisa. Let's go back to the very basic. Now, yun na nga, nabanggit ko. Kung hindi mo gagawin yan, maaari ka lang, hindi lalong kumita, lalo ka lang masira. Pero kung magagawa mo itong step-by-step procedure na to, na tinuro natin, maaari kang kumita ng 400 to 800 kada device na may ganitong klaseng problem. Ngayon, kung kailangan mo naman palitan yung battery, pwede kang sumingil ng 1 to 1.5 or above, depende sa device na papalitan. Maaari kang kumita ng 1,000 and above. So, kung meron ka lang isang cellphone na ganito ang sira sa isang araw, may chance ka na kumita ng 20,000 to 30,000 a month. Kung ganito ang sira, isang cellphone lang sa isang araw. Okay? So, yun na nga, no? Kung, so, sa training ko, sa smartphone cellphone repair training, this is for beginners, no background, hindi pa nakaok ng panghinang or never pa nakaok ng screwdriver. So ito ay isang 5 days training. So isa ang no power repair sa tinuturo ko sa pagre-repair and troubleshoot ng mga cellphone. At matutunan mo rin sa training natin yung iba't ibang klaseng sira ng no power at iba't ibang klase ng no power like short circuit problem, IC repair and IC replacement at marami pang klase ng no power problem. So, kung interesado ka na magnegosyo sa pag-repair ng cellphone, okay, and you're wala ka pang background or nag-umpisa ka pa lang, gusto mo matutunan ng tamang proseso ng pag-repair ng cellphone, I'm still accepting students. Send me a PM para mapag-usapan natin kung ito ba talaga yung training na para sa'yo. So, once again, this is Edwin Pineda, smartphone doctor trainer. Have a great day, everyone. Why? Goodbye. Good day.